Miliminas, Taong 69, ni Nilo Par Pamonag, salin ni Ruby V. Gamboa Alcantara. Miliminas, ito ang pangkat ng mga pulo na matatagpuan sa kalagitnaan ng Dagat Pasipiko bago pa nagkaroon ng malaking pagbaha. Ang pangkat na ito ng pulo ay binubuo ng higit sa 7,200 mga pulo. Ang Miliminas, ito ang tawag sa mga mamamayan ng nasabing kapuluan ay katulad din natin ng mga balat at hitsura. Ang kanilang pananalita ay katulad din sa atin. Ngunit dahilan sa nahuhuli sila sa sibilisasyon, may mga pag-uugali sila at pagsasalita na kaiba rin sa atin. Mik ang tawag sa kanilang pera. Ang tawag nila sa isang taong mayroong 1,000,000 mik o higit pa ay mikinaryo. Sa pagbibihis, malaki ang pagkakaiba natin sa kanila. Ang kanilang tawag sa formal na damit para sa mga babae ay ang katumbas sa atin ngayon na bathing suit at kamiseta at korto para sa lalaki. Para mapangalagaan ang kanilang moralidad sa pagbibihis, may batas silang pinatutupad na hulihin ang sinumang magdaramit ng mahaba pa sa miniskirt at microskirt. Ang upuan sa kanilang mga sasakyan ay nilalagyan ng kiluhan upang masukat ang timbang ng mga pasahero. Dahil ito ang pagbabatayan ng kanilang pamasahe. Ito ang tinatawag ng kanilang Public Disservice Commission na Equality Before the Kilo. Tungkol naman sa pamamalakad ng trapiko ay may ordinansa sila na nagpaparusa sa mabagal magpatakbo. Ang kasalanan ng mabagal magpatakbo ay tinatawag na not overspeeding. Mayroon din silang serbisyo sa tubig na tinatawag na nawasdak. Ang ahensyang ito ay may tatlong uri ng tubo. Ang una ay nilalabasan ng malinis na tubig, ang ikalawa ay nilalabasan ng maruming tubig, at ang ikatlo, walang tubig kundi hangin lamang. Nakapagtataka? Ito ang pag-uuri ng kwatwasdak. Ang gripo na may malinis na tubig ay mahalang bayad at para sa mayaman lamang. Ang may maruming tubig, para sa lahat ng marunong magtrabaho o kung mayaman naman, gustong magtrabaho. At ang pangatlo, para sa mga mahirap at ito ay walang bayad. Mayroon ding nagmomonopolyo ng kuryente. Ito ang Patay Electric Company. Tatlo rin ang uri na serbisyo nito sa publiko. Ito ang light service, brownout service, at blackout service. Ang light service ay nagbibigay ng ilaw sa araw at gabi. Ang brownout service ay nagbibigay ng ilaw kung hindi mo kailangan at mawawala kung kailangan mo ang ilaw sa pagkain ng hapunan at pagbabasa kung gabi. Kung gusto mo lang ng pangdekorasyon, ang dapat mong ipakabit ay iyong blackout service. Ang mga sidewalk sa kanilang lungsod ay higit na malalapad kaysa sa atin. Bakit nga ba? Ang dahilan ay sapagkat ang mga bazaar ang umuukupa ng mga sidewalk at ang mga nagtitinda ng sigarilyo at kung ano-ano ang siyang umuukupa ng mga kwarto-kwarto na kung sa atin ngayon ay mga bazaar. Ang sabihin pa, ang mga may-ari ng mga bazaar ang inuhuli ng mga pulis sa kanilang pagtitinda sa mga sidewalk. Ang mga opisyal sa bansa na tumaba habang sila ay nasa serbisyo ay pinapatawad ng sala o akusasyon sa kanilang mga resolusyon, genuine na mga batas at iba pa. Upang mapagkatiwala ng mataas na opisyal ng bansa, itinatag ang Anti-Genuine Commission para sa paghuli ng mga nagpaparami ng pag-aari o tumatanggap ng mga lagay na genuine tulad ng genuine na resolutions, genuine na pera, genuine na batas at iba pa. Ang pinakamalaking tindahan ay tinatawag na Super Black Market. May pintura itong itim. Dito pinagbibili ang mga bagay na ngayon ay pinagbabawal tulad ng busil na sigarilyo, apian, mga bagay na ninakaw, at mga pinagbibiling pekeng bagay. Ang mga genuine na bagay ay pinagbibili ng patago at tigkakaunti lamang dahil laging inuhuli ng mga alagad ng katiwalian ang nagbebenta ng mga ito at kinukumpiska pa ang kanilang mga paninda. Katiwalian ang tawag nila sa kanilang batas at ang nagpapatupad nito ay tinatawag nilang alagad ng katiwalian. Ang mga baril ng mga alagad ng katiwalian ay paltik. Dahil sa ang nag-aari ng lisensyadong baril ay hinuhuli at pinapatawa ng salang illegal possession of genuine firearm. Sa panahong ito ay uso rin ang kickback na kaunti lang ang ikinaiba sa ating tinatawag na kickback ngayon.
Ang mga buwaya ng bansa, ito ang tawag sa mga mataas na opisyal sa pamahalaan, ay sinisipa sa likod para sa bawat gatas o milk na tanggapin suhol sa kanyang mga transaksyon. Ang mga buwaya ng bansa ay tumitigil sa pagpapasipa kapag makapal na ang kanilang likod dahil ito ang magiging isang batayan sa pagpili ng isang outstanding buwaya of the year. Dalawang klase ng batas ang ipinalabas ng kanilang batasan na tinatawag na Circus of Miliminas. Ang isang batas ay para sa mayaman at ang isa ay para sa mahirap. Ang mga alagad ng bansa ay maliit lang ang sweldo, pero malaki naman ang kanilang maaaring gastusing representasyon. Ang mga mamamayan ng Miliminas ay masyadong relihiyoso. Tatlo ang paborito nilang santo, ang Mik, ang Pera mismo, ang Buaya, at si Santasa. Isang taong may sungay at buntot katulad ng tinatawag natin ngayong Satanas. Ang pinakamalaking kasalanang magagawa ay hindi pagpatay, hindi pagtataksil sa asawa, at hindi pag-angkin sa yaman ng iba. Pag-aawa sa mga mahirap at hindi pagbibigay ng anumang hingin sa kanila ng mga buhaya ng bansa. Ang mga malaking transaksyon ng pamahalaan ay pinagkakasunduan sa ilalim ng puno at tinatawag nila itong shady transactions. Ang iba naman ay binubuo sa ilalim ng mesa ng mga opisyal ng pamahalaan. Dahil dito, ang mga mesa ay mataas para hindi mauntog ang ulo ng mga opisyal kapag sumusuot sila sa ilalim nito. Ang mga weste pass natin ngayon ay tinatawag nila na weste paupas. Para nakakatawa, no? Pero iyan ang katotohanan. At isa pang nakapagtataka, ang ginugwardyahan ay ang mga walang kasalanan. Bakit ganoon ang pamamalakad ng hustisya dito? Iyan ang batas. At ang balak ay mapili ng weste paupas kung sino-sino sa mga mamamayan ang palaaway at eskandaloso at sino ang mababait. Pagkatapos ng bista at bumaba na ang hatol, ibinibilanggo ang mga walang sala upang ihiwalay sa maraming mga nakakalayang masasamang tao. Sabihin pa, malaki ang bilangguan dito at kumpleto sa mga kasangkapan kaysa sa labas. Ang lahat ng bilanggo ay tinatawag na VIP, Very Important Prisoner. Kung tungkol sa sistema ng pagpili ng mga opisyal, ibang-iba sa atin. Simula pa lang ng kampanya, magkaharap na sa entablado ang magkakalaban sa politika, nagbabatuhan ng putik. Sa atin ngayon, ang mudslinging ay pasaring lamang sa mga talumpati, samantalang sa kanila ay talagang ginagawa. Ang bawat kandidato ay dapat magsinungaling, magmura, mambato ng putik sa kalaban, mangako ng mga hindi matutupad, dahil kung hindi niya ito gagawin ay pawawala ng bisa ang kanyang kandidatura ng Komisyon ng Kalokohan, ang ahensyang namamahala sa eleksyon. Sa araw ay namimili rin ng tao ng iboboto kahit na ang sinusulat sa balota ay hindi na nila pinag-iisipan. Ang iniisip nila ay ang naipon na bala ng mga kandidato at mga napatay ng kanilang mga kampon. At ang may pinakamaraming pera, ang kanilang ibinoto ay tinatawag na ibinoto sa bala at hindi ibinoto sa balota. Ang mga politiko at ang kanilang mga kampon ay hindi natatakot mapatay at pumatay sa panahon ng kampanya at eleksyon dahilan sa kanilang paniniwalang ito ang magdadala sa kanilang kaluluwa sa impyerno kung saan mabubuhay sila ng maligaya kasama si Santasa, ang kanilang paboritong santo. Ang eleksyon ay tuwing ikalawang taon. Kung gayon ay masasabi natin na madaling maubos ang mga mamamayan dito kung madali ang patayan sa panahon ng eleksyon. Subalit, nababawi rin ito ng imbensyon ng isang bantog na baliw. Ito ang tawag nila sa kanilang henyo, na nakabuo ng isang tabletang kung iinumin ng mag-asawa ay magkakaanak ang babae ng isang instant baby na ipinagbubuntis sa loob lamang ng 24 na oras. Napakadali ng pagpapalit-palit ng kapangyarihan sa Miliminas. Patuloy pa rin ang pag-iral ng mga bayang kontento na sa klase ng pamamalaka dito na sa panahon ngayon ay masasabing kabaligtaran ng mga pangyayari. Ipinagmamalaki pa ng matataas ang katungkulan sa pamahalaan ang pagsasamantala sa kabuhayan ng mga mamamayan. Ang bagong Milimino, ang mga bayaning gumagala sa kapuluan, sila ang magigiting na tumanggap ng mga papuri na maririnig mo sa bibig ng nakaraang administrasyon. At sino ang kanilang pinagtutungkulan? Ang pinagtutungkulan nila ng papuri ay mga smuggler, mga namamorsyento, mga kickback artists, mga mayamang nang-aapi sa mga mahirap, mga nang-aagam ng lupa ng may lupa, mga alagad ng katiwalian na nang-aabuso sa mga mamamayan, mga weste paupas at mga pislak, piskal,
na hindi tumitingin sa kislap ng espada ng katarungan at timbangan ng katotohanan, kundi tumitingin sa kalansing ng pilak at timbangan ng malalakas at may kapangyarihan. Mga walang ginagawa sa bayan kundi aksayahin ang kaba ng bansa na salip na gamitin ang kanilang katungkulan sa pagsisilbi sa publiko ay ginagamit pa ito sa pangangamkam ng yaman. Ang ilan sa mga alagad ng bayan na sa ngayon na masasabi natin gumagawa ng mabuti ay nagtatago, nahihiya dahil pinagtatawanan sila ng kanilang mga kasamahan. Hindi lang iyan, kinukutsapa sila. At kung mahuli ng kanilang hepe ay kinagagalitan pa at inaalis sa trabaho. May ilang kabataang malawak ang pag-iisip na tumawag ng isang pulong kung saan ipinaliwanag nila ang kaibahan ng pamamahala na kanilang isinasagawa. Ang kanilang prinsipyo ay humingi ng isang klase ng pag-uugnayan ng mga namamahala at pinamamahalaan. Noong simula ay tinatawanan lamang sila ng mga pinuno. Ngunit ang lumaon ay dumami na ang dumadalo sa kanilang pulong, bukod pa sa mga mahirap. Pinagbawal ng pamahalaan ang pagdaraos ng pulong ng grupong ito ng mga kabataan na tinatawag nilang dungis ng lipunan. Ang simpatya ng mga mahirap ay nakuha ng mga kabataan at ang pagbabawal sa kalayaan ng mga ito at ng lumaon ay pagpatay ng ilan sa kanila ang naging dahilan ng pagkagalit ng mga mayaman at ng may katungkulan. Sumiklab ang isang revolusyong lumaganap sa buong kapuluan ng Miliminas. Bilang parusa sa kanilang Diyos na si Santasa, dumating ang isang malaking baha. Nagkaroon ng malakas na paglindol hanggang sa pumutok ang isang malaking bulkan sa kailaliman ng dagat sa gitna ng kapuluan na siyang naging dahilan ng paglalaho ng Miliminas sa sanlibutan.